gano'n. Dahil sa biglang pagsama ng panahon, may mga pagkakataon daw na tumataob ang bangka ng mga mangingisda. Medyo maulan ngayon, kuya. Okay lang ba itong ano natin? Oo, oh, maganda ngayon. Medyo maulan. Ah, mas maganda yan. Kasi? Para hindi medyo tumasong isda. Malakas din yung hangin at medyo nagbabadya na yung pagdating ng malakas na ulan. Kaya medyo nininervous din kami ng konti. What will happen kapag bumuhos yung malakas na ulan tapos malakas pa yung alon? Doon sa area na rin na yun, wala ding signal. Dumating na nga yung medyo kinatatakutan ko, yung talagang pagbuhos ng malakas na ulan, no? Squall. Hanggang wala kang makita sa paligid, it's almost white, no? And talagang tubig lang. Nakakapagod to just maneuver the boat. To keep yourself dry is one thing. To manage yourself from the cold also, it's another. Pero kahit inuulan, may kumagat pa rin sa pain. Meron, meron! Ito! Ay, dumalaban! Oh! Dumalaban, oh! Lahat kami nagmamadali to manage the reel and to find out what exactly we were able to catch at that time. Woo-hoo-hoo! All right! Okay. So halos sabay natin nakuha itong dalawa. Woo! Piglas-piglas pa, oh. Tuwa ako dahil ako mismo yung nag-reel. Ako mismo yung kumuha. At talagang struggle. Kahit umuulan, pagod kami, nakakahilo yung bangka, malakas yung alon. May ibang excitement kang nararamdaman and may ibang adrenaline rush ka rin na nakukuha. Pero para sa mga mangisda, ang bawat huli, pagkakataon para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Gaya ni Nonoy at Ornok, na inaasahan para sa pang-araw-araw na pagkain at gastusin. Halos, puro dagat na lang yung nasa paligid natin. And ulan, hop! At lakas ng hangin. So talaga kung mga mangingisda, isa pa palaot para kumuha at pumunta dito sa lugar na to para mangisda. Peligro din yung kinakaharap nila. Ang hirap para makakuha ka lang ng ilang isda. And you're actually, parang tinataya mo rin yung buhay mo eh. Kasi nakikita mo yung mga alon. Kapag nawala ka at kinain ka ng mga alon na yun, you're nowhere to be found. Itong mga nakuha nating mga isda, yung mga skipjacks, mga yellowfin tuna, mga maliliit pa eh. Yes, there are larger versions of them. At hindi sila susuko. Bingwit lang, ang mga isdang mas malaki pa sa mga tao. Patuloy ang pangingisda sa gitna ng dagat Pasipiko. Abangan sa susunod na linggo. Tatakot ako kasi parang mababali na yung bingwit. Ito na yung pinakahihintay natin na kagat na malaki.